Making meat easy. Mix and cook. Mura pero masarap. Aba, siguradong papatok ito sa masa. Kung noong nakaraan nakagawa po tayo ng ating pangnegosyong reseping maha, ngayon po, papartner na naman po natin ito ng isang recipe ng pasta na kung saan sisiguraduhin pa rin nating masarap, pero still, mura pa rin po nating maibebenta. Sa puntong ito, nagpapakulo na po tayo ng tubig sa ating kaserola para po sa pagluluto sa ating pasta. At habang nagpapakulo po tayo, hiwain po muna natin yung ating pangsahog. Dito po gagamit ako ng ham. Sa amin, available po ito for only 35 pesos, 250 grams or 1/4 kilo na. Yung dalawang slice po ay hihiwain ko ng mas maliliit. Gagamitin po natin ito mamaya pang toppings. I-check nyo lang po sa inyong mga palengke kung may tinda doong ham na mura pero masarap naman po yung lasa. Kapag kumukulo na po yung tubig sa ating kaserola, maglagay po tayo rito ng kaunting asin. Then dito po, lulutuin natin yung ating pasta ng 7 minutes lang. Hindi po natin ito ipupulikok. Bakit? Dahil mamaya po, ilalagay po natin ito sa mainit-init pa nating white sauce. Ang buong listahan ng ating mga ingredients kasama na po yung ating full costing at idea kung gagawin po natin itong pangnegosyo, magkano po yung ating kikitain ay nasa bandang dulo po ng ating video. After 7 minutes, i-drain at hugasan po natin itong ating pasta. Nang sa ganon, tuluyan na pong mag-stop sa pagluluto ito at i-set aside po muna natin. Then, magpainit po tayo ng kawali. Lagyan po natin ng kaunting mantika. Dito po, una natin ito-toast yung ating ham na hiniwa natin ng mas maliliit. At isa-set aside po muna natin ito dahil nga gagamitin natin ito pang toppings. Sa parehong pan, gagawin na po natin yung ating white sauce. Igisa lang po natin yung ating bawang at sibuyas. At isusunod naman po natin yung ham naman po na hiniwa natin ng medyo mas malalaki. After nyan, ilalagay na po natin yung tubig. Dito po gagamit tayo ng 1,250 ml or 5 cups. Pero 4 cups pa lang po muna yung ating ilalagay. Huwag po muna natin isama yung 1 cup dahil may paggagamitan po tayo nyan mamaya. Naka-high heat nga po pala tayo dito. Then once na ito po ay kumukulo na, maglalagay na po tayo ng ating pampalasa. Yung ating salt, pepper, and sugar. Sa lasa po, nakadepende pa rin po ito sa inyo. Kung may gusto po kayong ilagay ba, pwedeng-pwede naman po. Habang kumukulo na po ito sa isang nilagyan, paghaluin po muna natin yung isa pa sa magpapalasa dito. Gagamit po ako ng isang pack ng cream of mushroom. Then maglalagay po ako ng kaunting harina. Tutunawin ko po ito doon po sa 1 cup na natira nating tubig. Then, ihalo na po natin to sa ating ginagawang white sauce. Make sure lang po na habang inilalagay natin itong ating mixture, hinahalo po natin yung ating sauce. Nang sa ganon, hindi po umiilalim yung ating harina. Ilagay na rin po natin yung ating all-purpose cream. Disclaimer lang po, hindi po ito sponsored. Pero sa magtatanong, ito po yung brand na aking ginamit. Pakuluin po natin ito for another 3 minutes, then tikman po natin at i-adjust po natin yung lasa depende na po sa ating preference. Kung okay na po sa atin yung lasa, patayin na po natin yung apoy, then hatiin po natin itong ating sauce. Yung kalahati po ay set aside po muna natin, then yung another half, dito naman po natin ihahalo yung atin na pong nalutong pasta. Kahit po patay na yung apoy, dahil nga po mainit pa po itong ating sauce, kaya po hindi rin po natin tuluyang niluto kanina yung ating pasta, ito na pong init ng ating sauce ang tuluyang magluluto sa ating pasta. Iwasan po natin itong ma-overcook, make sure po na yung ating pasta ay talaga naman pong al dente.
Dito po sa ating carbonara, may choice po kayo. Pwede nyo po itong iserve ng hiwalay po yung pasta at yung sauce. Pero sa akin, hinati ko po. Nang sa ganun, kumakapit na po yung kalahating sauce dun po sa ating pasta. Then yung another half, itatoppings naman po natin mamaya. Depende na po sa inyo kung gaano karami yung ilalagay nyo per serving. Pero ito pong ating half kilo recipe ng carbonara, hahatiin ko po sa 12 serving. Then, ito na po yung sineparate natin kaninang white sauce. Ilalagay ko na po sa pinakaibabaw pa ng ating pasta. Nang sa ganon, habang lumalabig po itong ating carbonara, hindi naman po ito nagda-dry. Pero still, depende pa rin po ito sa kakain kung gusto nilang mas masos yung kanilang carbonara or hindi. Ito pong isang bar ng regular na laki ng keso. 3/4 part lang po nito yung magagamit natin sa lahat na po ng ating carbonara. Kung sakali nga po pala na may mga requested recipe kayong kakanin or pasta na gusto nyong gawan natin ng murang ingredients pero still masarap pa rin, nang sa ganon, mabenta nyo rin po ito ng mas mura, don't hesitate to comment down below. Yung atin pong tinoast kanina na mas maliliit na hiwa ng ham, ipang-toppings na rin po natin. Ito na po yung pampalit natin dun po sa regular na pang-toppings na bacon. And tcharan! Heto na po mga palalabs ang ating budget-friendly na carbonara. Pero still, I can assure you, masarap pa rin po. Tinipid man po natin ito sa mga ingredients, sinigurado naman po ng inyong mommy loves na yung pinakalasa nito ay hindi naman po masyadong magsasuffer. Still, malalasahan nyo pa rin po yung creaminess at sarap talaga ng carbonara. At sigurado po akong matutuwa yung inyong mga suki dahil ngayon sa isang styro po ng ating carbonara, makakabili po sila sa halagang 40 pesos lang. At tingnan nyo po ito kung gaano karami ang laman bawat serving. Still, sa pagbipresyo po ng ating paninda ay nakadepende pa rin po lagi sa atin. Yung aking ibinibigay ay karagdagang kaalaman lang. Come on, let's go, you can feel my home. For the recipes of my very own. May it be for your business and family. Cooking made easy, mix and cook. Tara na't magluto! Pagkakatit